الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang tatalakayin natin ngayon ang pagkakaiba, the difference between the Bible and the Quran. Ito naman ay open question. No, pagkatapos nito, mga few minutes, nagbigay kami ng question and answer dito. At siguro, medyo itira dito dahil masyado bang hinaharangan natin ng ano. So, bigyan natin mga daan. Okay? Ang Biblia, ito ay... Sandali lang. Ha, masyado. Okay. Ang Biblia, ito ay mga babasahin ng mga Kristiyano. At ang original actually sa Biblia, upo dyan ng isang matanda. Huwag na, dyan na lang. Okay, o dito ilagay. Mayroon, mayroon. Okay, kunin niya. Dito yung butang. Baka mayroong mag-upo. Okay, dito, ganun. Ang Biblia, ang iniisip ng mga karaniwan na Kristiyano, na ang Biblia ay talaga para sa mga Kristiyano. Mali po. Dahil ang una, ang Biblia, mayroong tinatawag na Old Testament. Ang Old Testament from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, Samuel, 2 Samuel, 3 Kings, Job, Psalms, Proverbs, etc. Tatlong Malakay, the Old Testament. Ito ay belong ito sa mga Hudyo. Aklat, banal na aklat ito ng mga Hudyo. Mga Hudyo ang may-ari nito. From Genesis to Malakay, Hudyo ang may-ari nito. Okay? Dumating ang mga early fathers of Christianity. Yung si Jesucristo ay kinuha nun ng Panginoon, lumabas ang early fathers of Christianity. Ninakaw nila ang aklat ng mga Hudyo. Ninakaw. Bakit ninakaw? Hindi sila nagpaalam eh. There is no treaty, there is no agreement asking permission from the Jewish community, we will use your book as our own book also. No, there is no treaty, show me. Oy, mga pare, mga reverend, show me you have a treaty or agreement from the Jewish people na you borrow or you will use the Old Testament. Because originally, the Old Testament from Genesis to Malachi owned by the Jewish people. So, madaling sabi, ninakaw niyo mga pastor, yung mga pare, papa, wala kayong hiya, nagnakaw kayo ng aklat. At ang dinagdag nila, nagsulat sila ang the early Christian, nagsulat sila ng aklat, namely, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, etc., down to Revelation, these are the books written by the so-called Christians, follower of Jesus Christ. Dinagdag nila ito in the Old Testament. That's why ang Biblia, mayroong tinatawag na New and Old Testament. Okay? Sino ang nagtawag ng New Testament? Lumabas ang word New Testament about 300 AD, the word New Testament. Ito originally, no argument, written by the early Christians, the New Testament. Now, itong New Testament at ang Old Testament, nandito ngayon. Testament, Old and New Testament. Ang problema, among the Christian, nagyira-gira sila. Nagpatayan din among Christians in the early. Dahil ang mga protestante, hindi sila sang-ayon sa aklat or Biblia ng mga Roman Catholic. Ang Roman Catholic, mayroon silang 73 books. Ang Orthodox, mayroon silang 81 books of the Bible. Okay? Ang mga Protestant, mayroon silang 66 books. In 1611, nabuo ang tinatawag na King James Version. Originally written by Martin Luther, the King James Version in 1611. Ito ay owned by the Protestant, nag-separate sila, and there are some books of the Roman Catholic na tinatawag nila spurious books. Spurious books, walang silbi na mga aklat.
Ang iba naman tinatawag ng apocryphal book. Ang sinatawag ng apocryphal books, ang ibig sabihin, doubtful books. Doubtful books. Pero kung ang mga Katoliko, tatanungin mo, ano itong tinatawag na doubtful books? Sabi ng mga Katoliko, tinatawag yan deuteronomical books. Ang ibig sabihin, deuteronomical meaning approved, proven, accepted as authentic by the Roman Catholic. So, may gera. May gera, may patayan yan. Kasi bawal sa kanila i-translate ang Biblia, Latin, ang Vulgata, Latin, bawal i-translate sa ibang lingwahe. Si Martin Luther, siya ang unang nag-translate from the Roman Catholic Vulgata into the German language. At saka yung German language ngayon, ginagamit ngayon mga English translation. Now, mayroon ako dito. Mayroon akong Revised Standard Version. Nagdala ako ng Revised Standard Version. To propaganda. Storya lang yan. Salita lang yan. So, itong Revised Standard Version, ito ay comprises of translators na hindi lang sila Catholic, but also Protestant. Dito. Sinasabi dito, this Catholic edition of the New Revised Standard Version of the Bible has been authorized by National Conference of Catholic Bishops in the United States of America and the National Council of Churches of Christ in the USA. Ito. It continues. The New Revised Standard Version is truly an ecumenical translation, ecumenical meaning group of religious people, for it was produced by the Roman Catholic, Eastern Orthodox, Protestant, and Jewish scholars. Sa madaling sabi, accepted by the Protestant, accepted by the Catholic, accepted also by the Jewish scholars. Anong sinasabi nila dito? Anong sinasabi dito about the King James Version? Dahil almost all Protestant, halos lahat ng Protestante sa mundo, they are using the King James Version. For the Protestant, Seventh-day Adventist, the Born Again, the Methodist, the UCCP, sino pa? Jehovah's Witness. They are using the King James Version. Now, titingnan natin ngayon kung ano ang sinasabi ng mga scholars about the King James Version. I will quote. This is in the reader. Ito ay translated ito so many doctors. Mga doctor dito nag-translate nito. Edited from British, also in America. Sila ni Mus Reverend Daniel. Ang dami dito. Hindi ko lang pagkita yung pangalan. Ano ang sinasabi nila dito sa King James Version? I will quote. In the course of time, the King James Version came to be regarded as the authorized version. With good reason, it has been termed the noblest monument. Ang King James Version daw, the noblest ang pinakamayaman, noblest monumento, na monumento in the English prose. King James Version, ito ay monumento, ito ay pinakabanal na translation. Sabi nila, okay. It continues, the noblest monument of English prose, and it has entered as no other book has, walang nakakasama or pareho nito, mga aklat, into the making of the personal character and the public institutions. Kahit man sa mga publiko or private mga institution, walang nakakapareho sa King James Version. Talagang pinupuri ang King James Version. Okay? Pinupuri. The English-speaking peoples, we owe to it as incalculable debt. Na utang natin, utang na loob natin. Ha? Na hindi mababayaran, incalculable debt. Ang ibig sabihin, hindi mabibilang na utang na loob ang pagka-English ng King James Version. Pinupuri nila. Pinupuri talaga ang King James Version. Next paragraph. Sinasabi, yet, the King James Version, okay, yet,
The King James Version has serious defects, full stop, period. Yet, the King James Version has serious defects. Imagine, pinupuri nila, pinataas nilang King James Version, ngayon, binagsak naman. Sabi nila, yet the King James Version has serious defects. Okay, it continues, serious defects. By the middle of the 19th century, the development of biblical students and discovery of many biblical manuscripts more ancient than those of which the King James Version was based. Ang sinasabi daw, da dumami ang research, mga scholars, at nakikita nila ang mga pinakaunang-unang authentic na mga babasahin, nakita nila na ang King James Version ay maraming depekto, serious defects. It continues. The King James Version was made it apparent that these defects were so many, these defects are so many as to call for revision. Sino nagsabi? Serious and many. Imagine, you kang isa kang Kristiyano, you believe the King James Version if you are a Protestant, and then yung Biblia na ginahawak mo ay so many defects. Okay, dito sa Biblia, maraming defects. Mamaya, I will illustrate the Quran. Bakit? Maraming depekto. Ang pinakaunang depekto na kilala sa Kristiyano, na banal, na sita sa Biblia, is John 3.16. Sige, sino ang makamemorize sa John 3.16 na Kristiyano? Bigyan ko ng regalo. Anong masabi sa John 3.16? Yung Kristiyano, hindi Muslim. Bigyan ko ng regalo. Anong sinasabi dyan sa John 3.16? Juan 3.16, anong sinasabi? Ano? Hindi, yung Kristiyano lang. Kahit hindi memorize, kahit kalahati lang, or kahit 10% lang, sa Juan 3.16, John 3.16, even 5% lang. Tell me. Andreas, yun, meron. Iigit. Mayroon pa, oh. Dinagdagan pa. Isang kopya, at may 10 real pa. Eh, Muslim nagsagot, wag na lang. Kristiyano. Kristiyano. Sino? Sino? Wala naman yun. Wala. Wala. Lakitan mo. Si Bayan, baka alam niya. John 3.16. Eh, kung wala, ituloy ko na lang. Ano bang sinasabi sa Juan 3.16? John 3.16. Naku, siguro mga bata ngayon, wala na, no? Sa mga matatanda lang yan noon, eh. John 3.16. Tubig. Ha? Sinasabi dito, babasahin ko, ha? Yan. Babasahin ko dito sa King James Version. Dito, itong pinagmamalaki nila na ano? Itong pinagmamalaki na Biblia na sa mga born again, sa Protestants, sa Roman Catholic, sa Jewish, pinagmamalaki nila ito. Ito ang the New Revised Standard Version. Lahat ng Kristiyano, pinagmamalaki ito. Okay. Tingnan natin ang John 3.16. Halos lahat ng mga Kristiyano alam ito. Okay? Basahin natin. Matthew, Marcos, Lucas, Juan. Juan. John 3.16. Basahin natin. For God, I will quote, for God so loved the world that He gave His only Son. Okay? Only. Anong ibig sabihin ng only? Siya lang. Tingnan natin. So that everyone who believes in Him may not perish but have everlasting life. Only, ha? The word only. Siya lang daw. Ang bugtong anak sa Bisaya pa, Ilunggo pa, Baulintian, si Jesucristo lang kikabugtong ng anak mo. So, basahin mo dito sa King James Version. Iba ito sa King James Version. Dito only, ha? Sa King James Version, basahin natin. John 3.16. Ito, mga pastor, makinig kayong maayos. Okay. Sagting raw na dayong ng dunggan ng mga pastor. Pasensya na kayo, pastor, ha? Yung mga pare diya. Uy, igulang na kayo mga pare, hindi kayo nakalang yung Biblia ninyo. Okay. John 3.16. Okay. Kinig tayo. John 3.16.
Ito ay King James Version. Babasahin ko. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Begotten. For God so loved the world that He gave His only begotten. Dito walang begotten. Tinanggal dito. Dito ay only lang. Only. Walang begotten. Nag-research ako kung anong begotten. Ano palang begotten. Kung itingnan mo ang begotten, oy, I challenge anyone who are speaking English or mastering your dialect, English, search about the word begotten. What's the meaning of begotten? Begotten meaning an offspring through sexual intercourse. If you look at the meaning of begotten, begotten is a product of male and a female through sexual intercourse. Yun palang, hindi ko mabisaya eh, kasi sexual intercourse, kung bisayain ko, masyadong bastos. You see, begotten is a product between male and a female through sexual intercourse. Magaling salita, mag-asawa. Ha? Si Jesucristo ay begotten Son of God. Nang ibig bang sabihin na si ang Diyos ay ginanon niya si Mary, nagbilyar sila. Nag-asawa. Hindi ako niya maniwala. At least dito, hindi nagbibilyar. Only Son. Pero kasinungalingan pa rin. Yung pagsabi nga si Jesucristo ay only Son, I will prove to you that even the Bible itself nagpapatunay at yung salitang only Son ay kasinungalingan. Bakit? Kasi pag sinasabi ming only, wala nang iba. Ang tanong, wala na ba talagang ibang anak ang Diyos sa Biblia? Masa. Dito, babasahin natin. Hindi ko na buklatin, piniprepare ko na ito eh. Nandito na. Hinahunting ko na. Babasa natin sa Exodus 4 verse 22. Exodus 4 verse 22. Basa. Jacob's God's son. Jacob, God's son. May apostrophe, son. Si Jacob raw ay anak ng Diyos. Huh? And firstborn. Si Jacob was a son of God and a firstborn. Sabihin saya pa, kamagulangan. Ano pang kamagulangan sa Tagalog, Dudong? Panganay. Panganay. Si Jacob ay panganay na anak ng Diyos. How come sa Biblia, John 3:16, na si Jesus Christ ay only son? Kasinungalingan yan, hindi. Kasinungalingan eh. Saan man ang unang nasulat? Okay. Juan ang unang nasulat o ang Exodus? Exodus. Ang Exodus, mas unang nasulat kaysa Juan. Sinasabi nga si Jacob ay isang anak ng Diyos, siya ay firstborn. Siya ay panganay. Paano nasabi sa John 3:16, Jesus is the only Son of God? Oy, padre, mga pastor, yung mga ministro, huwag na ka ngayon pangatanga-tanga-tanga. Mag-aral kayo sa Islam. Okay, another. Okay, asan mabasa? Sa 2 Samuel, Chapter 7, verse 13 to 14. Sinabi dito, Solomon is God's son. Si Solomon naman, anak ng Diyos. Grabe. Then, he shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever, and I will be his father, and he shall be my son. Unquote. Shall be my son. Na ibig sabihin, si Solomon rin, ay anak rin ng Diyos o oldutong? Grabe naman kayo. Si Solomon din pala anak ng Diyos. Eh bakit sinasabi sa John 3:16, eh si Jesucristo lamang ang nag-iisang Diyos, dudong? Oh, si Bisaya, but-buton, dagko eh. Maailang ganit kay, hindi ko makaintindig but-buton. Okay. Ephraim, sino naman si Ephraim? Mabasa sa Jeremiah 31 verse 9, Ephraim, firstborn. Dalawa na ang panganay. Dito, sa Jeremiah 31 verse 9, si Ephraim, son of God, the firstborn of God. Imagine the firstborn of God. Huh? Si Ephraim, firstborn of God. Tinga agad na si Linda Hambal Kamuhaw, nga si Jesucristo, the only son, ari galing si Ephraim, firstborn. Si Jacob, yeah, firstborn. Ba mga tikalo? Si Lunggob, mga tikalo ni mo. No? 30 ka na kung matikalon. Okay. Lucas 3:38. Mabasa natin. Lucas
sa New Testament, baka sabihin naman nila ito ay old lamang. Dito tayo sa old, sa new. Talon tayo sa new. Eh, sabihin nila, eh, old kasi yan eh. Yung nga, old kasi yan eh. So talon tayo sa new. Okay, talon tayo sa new. Lucas 3:38. Adam was the son of God. Si Adam pala, si Adan, son of God. Imagine, firstborn po din ito. Dahil unang tao eh. Tatlo na ngayon ang firstborn. Kung si Adan ay siya ay anak ng Diyos, therefore, logically, he was the firstborn also because he was the first human being. Tatlo ng firstborn. Si Ephraim, firstborn. Si Jacob, firstborn. Si, naku naman, Jesus also, dahil si Jesus Cristo ay only son, Jesus also was the firstborn. Kasi ang only son eh. So therefore, granting it is true, si Jesus Cristo also, firstborn. Di ba da kayo? Ano naman ito? Another thing. Another. Deuteronomy 14, versikulo 1, sinasabi sa Biblia. The common people, yung mga tao, common nga mga tao. Ye are the children of the Lord, your God. You are the children. Children. Sons also. Diba? Plural of sons. Sons or children. Marami. Ang grabe. Another. Romans. Romans also. Hindi Romans ha. Nga Romans nga. Hindi Romans ito nga. Hindi nga Romans nga ganun. Pangalan ito. Mga Romano ba? Ang apelido ko Romans. Sabi nila Romans. Eh, for adults basta Romans. Romans ang pangalan sa Biblia. Romans. Hindi Romans ito nga babae lalaki ha. Or tomboy. Romans ito. Pangalan sa Roma. Mga tao nga taga Roma. Tinatawag na Romans. Chapter 8. Verse 14. I will quote, "For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God." Ah, oh, grabe. If they are led by God, the Spirit of God, they are sons of God. Saan na yung sinasabi nila? Nga si Jesucristo ay only son. Ang dami pa. Naku, there are hundreds of sons of God, sons of God, sons of God in the Bible. Bakit sinasabi sa Biblia, Jesus Christ is the only son? Kasi nungalingan eh. Andito ang grabe sa King James Version, Jesus Christ is the begotten son of God. And according to any dictionary, encyclopedia, begotten is a product between male and female through sexual intercourse. That's why tinanggal dito ay bastos. Naku, dami pa dito. Okay. Another thing, diyan lang muna siguro kasi marami pa eh. Marami pa sana ang kasinungalingan dito. Alam niyo ang walang simulan at walang katapusan? Sino ang walang simulan, walang katapusan? Ang Diyos. Sino ang walang nanay, walang tatay? Diyos. Tanungin mo ang kobong, kahit ang mga pare, mga pastor, tanungin mo, pastor, kung wala kang simulan, wala kang katapusan, ano, Diyos, di ba? Kung wala kang ina, wala kang tatay, Diyos ka rin. Pero mayroon sa Biblia, tao, hindi Diyos. Tingnan natin. Ha? Mabasa natin sa Biblia, basahin natin sa Biblia. Ito'y pagpatunay lamang, na ito ba ay totoo o hindi? Ito, okay, basahin to ha. Tagalog, sa Tagalog. King James Version sa Tagalog. Sinasabi dito, sapagkat ito si Melchizedek, hari ng Salem, saserdote ng katastaasang Diyos na siyang sumasalubong kay Abraham sa pagbabalik ng galing sa paglibol sa mga hari at siya'y pinagpala niya. Na siya namang binahagian, siya na may binahagian ni Abraham ng 10th bahagi ng lahat ng napong sa kasaysayan ng Salim. Unang-una siya. Sinasabi unang-una siya. Hari sa katuwiran, saka hari naman ng Salim na ang masamakatuwid ay hari ng kapayapaan na walang ama, na walang ama. Si Madito, si sino ito? Si Salim, yung si Melchizedek, walang ama, walang ina, walang ama, walang ina, walang tanda, walang tandaan ng lahi, walang tandaan ng lahi,
Okay? Teka. Walang pansimula. Walang pansimula. Ano pa? At sa araw na at walang araw na katapusan, buhay man o datapwat na naging katulad ng anak ng Diyos. Magsabihin, walang katapusan, walang simulan, walang nanay, walang tatay. Di ba Diyos? Ay dito tao. Dito tao. Yan, nagsisinungaling itong Biblia? Hindi. Kung hindi ito, si Melchizedek ay walang katapusan, therefore, hindi siya namatay. Kung hindi namatay si Melchizedek, dahil sinabi ng Biblia ay wala siyang kamatayan, ang tanong, nasaan siya ngayon? Nasaan siya ngayon? Imagine, sa atin nga ngayon, may nag-edad ng 120, sir. 120 ang edad, sikat na eh. Ina-interview na eh. Mag-edad ka ngayon ng 180, eh, interviewin ka na talaga. World news na yan. Dahil 180 yung edad mo. Na mas i-CNN ka na, mabibibisi ka na, ha? Mag-trending ka na sa mga YouTube at saka ano, Facebook. Kung edad mo, 200 lamang. Eh dito si Melchizedek, walang simulan, hindi pa isinilang si Jesucristo sa kapanahonan ni Abraham. Walang katapusan, walang kamatayan. Ang tanong, nasaan itong tao na ito? Nasaan ito? May naka-interview ba? Wala. Ito yung mga brother, pastor. Dami ditong butikal mong lunggo pa, damodratikal. Bawa kong sa akon, siguro mga writers, sana may lunggo siguro ay. Ay, hindi naman. Hindi naman tikalo, lunggo. Okay. Ano, dito naman tayo sa Quran. Anong pagkakaiba sa Quran? Ang pagkakaiba sa Quran at Biblia, ang Quran, ang original na revelation, nandito, Arabic. The originality of the Quran, the first revelation of the Quran in Arabic, still existing until today. Nandito, ang Arabic. At maghanap kayo ng original Quran writing, not only memorized, writing, the original, the Osmanic Quran, nandoon sa Istanbul, sa Turkey. Istanbul, Turkey. Mayroong copy dito sa Panar. Mayroong kaming kopya. The original Quran during the ruling Salman. Osman, sorry. At itong Quran na ito, galing ito rin kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagmula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memorize ang Quran, ang mga companion niya nag-memorize, ang mga writer dinemorized. Until today, there are millions and millions of Muslims who memorize the Quran. From cover to cover, literally. Bakit? Mayroon kami mga institution, tinatawag na Tahfiz Quran Institution. Dito sa Qatar, may Tahfiz Quran, sa Pilipinas, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Kuwait, lahat ng mga, mayroong mga Muslim, even ang country ay hindi Muslim, may mga tinatawag na Tahfiz Quran, meaning ang mga estudyante ay nag-memorize lamang sa Quran, letra for letra, word by word, from cover to cover, literally. And until now, the Quran is memorized. At ang pinaka-Muslim, ang tinatawag na Muslim, pag nag-Muslim na siya, maximum of, sabihin natin ay 1 month, ang isang Muslim na nag-1 month na siya nag-Muslim, pinakababa na lang niya memorize 1 chapter. Ang isang Muslim na nag-Muslim siya isang buwan pa lamang, nakamemorize na siya ng Suratul Fatiha, 1 chapter. Kung hindi siya nakamemorize, mangmang yan na ano, talagang tamad at piki yan na nag-Muslim. Kung isang buwan, ang Fatiha, hindi pa niya na-memorize. Ha? Mapiki yan. Masabi naman mapiki yan. Dahil kung tunay ka na Muslim, ha? Maximum of 1 week, memorize mo na. Ang iba nga, hindi pa nag-Muslim, memorize niya ang Fatiha. Okay? Ang Quran, mula sa simula, ay hindi ni-revise. Hindi ini-edit. Walang awayan. Walang away sa Muslim na amin ito, mali yan. Dito ang dami, oh. Mayroon ditong King James. Ito sinaway. Ito naman, the New American Bible, sinaway din yung iba. Ito naman, New Revised Standards, sinaway din yung ibang Bible. At ito naman, the New International Version, sinaway din yung ibang Bible. Nagsiko ba? Sikuhanay, sinukanay. Maghanap kayo ng Quran, in Arabic ha, Mushaful Arabic. Arabic. Kung may nagsikuhanay, mali yun, tama ito, mali ito, wala. Walang mga Muslim nagsabi, nagidipitahan, tingnan mo dito sa mundo.
Makakita ba kayo ng Muslim na nagdala-dala ng Muslim Quran at nagdibati ang Muslim? Yan, mali yan. Ito ang tama. Mayroon bang Muslim dito sa mundo na nagdala-dala ng Quran at nagturuan, nagdibati? Nga mali yan. Sa Pilipinas, nako. Iglesia ni Cristo, tinuturo yung Katoliko. Ang Katoliko, tinuturo. Biblia ang ginagamit. Sa Balista naman, born again, tinuturo. Ang dala-dala, Biblia. Biblia sa Romano Katoliko, Biblia sa born again, Biblia sa Sabadista, Biblia sa Jehovah's Witness. Masyaallah. Akala mo, nagpatayan na. Ha? Nagpatayan. Ito masabi ko mga kapatid, na ang Quran ay mula noon hanggang ngayon, hindi na-revise. Ang Quran ay ginagamit lahat ng mga Muslim sa mundo. Gusto nila ang Quran gawing batas. Sinong Muslim na magsabi ayaw ko ang Quran? Ang lahat ng Muslim gusto nila na ang libro ng Diyos, batas ng Diyos, gamiting batas sa lupa. Dito, Biblia. Sinong isang Kristiyano nagsabi gamiting batas ang Biblia? Kayo, Roman Catholic, Jehovah's Witness, or mga pastor reverend, is there any single of them who will say Bible should be the law of the land? Kahit ang Vatican City, did Vatican City say the law of Vatican City should be the Bible? No, there is none at all. Kung ang Biblia is the Word of God, ito ay pinaka the best na aklat gagamitin para sa tao, para ang tao ay maging matuwid. Pero kung gagamitin mo ang Biblia, hindi maging matuwid ang mga tao. Bakit? Dahil sa Biblia, hindi maging matuwid mga tao. Bakit? Sinabi sa Biblia, kung ang inyong mga kaaway magkakasala, ipagdadasal niyo sila. Kung sila ay sasampalin ng inyong kanan, ipasampal ang inyong kaliwa. Kung babatuhin kayo ng bato, babatuhin niyo ng tinapay. Love your enemy. At kung ganon, dami pa lang ang gwapo sa Qatar. Kung totoo mga Kristiyano yan, di mang-rape na lang ako, total sabi naman sa Biblia, patawarin ang inyong mga kaaway, ha? Ipagdasal niyo sila. Kung kayo ay sasampalin sa kanan, ipasampal ang inyong kaliwa. Eh kung ganon, eh totoo yung mga kapatid, ang Quran, iba. Hindi ganon, hindi. Dito sa Quran, sinasabi, if they will persecute you and fight, sabi ng Allah sa Quran, stand and fight against them, ayon sa Quran. No slapping of the face, no throwing of stone, and the Quran. Unlike the Bible, mga kapatid, nako. So dito lamang ako for the meantime, dito lamang ako magtapos. Para to accommodate question and answer. Kung mayroon mang magtanong, direct sa mga tanong, may regalo pa, and we respect your opinion, we will respect your remarks, hindi kami magdidebate sa inyong remarks. Kung mayroon kayong opinion, okay, go on. Kung mayroon kayong mga tanong, mayroon din kami mga regalo dito. So mga kapatid, panahon na ito para magtanong kayo. I hope Christians will ask questions. Okay? Dito na, ikot na brother.